Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang medyo malungkot na pangyayari sa Department of Agriculture. Okay. So, may bago ng DA Secretary. So, makafocus na sa trabaho, sa pagtutok sa agriculture sector. Ang Pangulo, tutok na rin sa kanyang trabaho bilang Pangulo. Okay. Ito may problema. Nagkaroon po ng reorganization ang Department of Agriculture. Normal yan sa mga bagong upo na, kahit sa amin sa military, pag upo ng bagong chief of staff, ano, nare-reorganize. So ito, okay lang na mag-reorganize. Kailang ito po ang masakit. Dalawa pong undersecretaries na marurunong, magagaling, I consider them rice experts, napilitang nag-retire na lang. Kasi sa nangyaring reorganization, na-demote sila. Okay, una po si DA Senior Undersecretary Domingo o Ding Panganiban. Nung wala pang permanent na secretary, itong si Yusek Ding Panganiban, siya ang inaasahan ni PBBM dyan sa DA. Magaling po ito, tinawag po siya na Mr. Masagana 99. Nag-serve po siya panahon ni President Marcos Sr. Siya po ang isa sa pangunahing dahilan bakit rice self-sufficient tayo panahon ng Marcos Sr. Tayo po ang nag-e-export ng bigas panahon nitong si Ding Panganiban. Hindi ko alam kung ano ang posisyon niya noon panahon ng Masagana 99. Basta, tinawag siya na Mr. Masagana 99. Okay, pag upo ni PBBM, itong si Yusek Ding Panganiban, I think Domingo ang kanyang full name, retired na. Kasi panahon pa ni PBBM, may edad na, retired na. So, he was plucked out from retirement. Active duty ulit. Parang sundalo ako. Retired na. Nakulto active duty ulit. Ganon ang nangyari kay Yusek Ding Panganiban. Dahil nga, maganda yung performance niya panahon ni President Marcos Sr. So, good move yun ni PBBM na kinuha niya kasi talagang napatunayan na yung work performance nitong Yusek Ding Panganiban. Talagang maasahan. Ngayon, sa reorganization, wala na. Nag-retire na. So, ako, nasasayangan ako. Nasasayangan ko yung ganong experience na patunayan na yung galing. Kasi kailangan natin ngayon yung rice self-sufficiency para hindi na tayo import ng import. Okay. Balikan mga ako mamaya si Yusek pa. Another Yusek. Yusek Leo Sebastian. Career official ito. He's a scientist, a doctor of, basta, siya at ang presidente noon ng Philippine Rice Institute. Ito yung parang counterpart ng IRI, yung International Rice Research Institute. Okay, nasa Los Baños, Laguna. Philippine version, Philippine Rice Institute. So, ang head ng PhilRice, in charge sa pag-develop ng mga makabagong varieties, ito po si Yusek Leo Sebastian. So,
itong panahon ni PBBM, designated siya as siyang in charge sa rice production. Ang mandato niya, mission niya is by end of 2028, hopefully, maging rice self-sufficient na po ang bansa. Kaya lang ngayon, wala na. Nag-force to retire na rin dahil sa reorganization na nangyari sa DA na na-demote siya. Okay, konting background dito kay Jose Cleo Sebastian. May panahon noon na umalis siya sa gobyerno, yung sa Philrice, umalis siya. At kinuha siya ng Vietnamese government. Naging consultant siya doon, I don't know, medyo matagal-tagal. Siya po ang isa sa dahilan, itong si Dr. Leo Sebastian, kung bakit naging rice self-sufficient ang Vietnam. At ngayon, ang Vietnam ang largest exporter ng bigas sa Pilipinas. Okay? So, ang nagturo sa mga Vietnamese, Filipino, Dr. Leo Sebastian. So, yung produkto ng Vietnam, ini-export sa Pilipinas. Ganon po ang nangyari. So, again, maganda. Wise move. Yung pag-upo ng PBBM admin, kinuha itong si Yusek Leo Sebastian sa DA para mag-asikaso sa ating rice self-sufficiency. So, ako personally, kahit hindi ko gusto noon yung si BBM, PBBM na kang current secretary and president, natutuwa naman ako kasi nandyan itong dalawang Yusek, Panganiban and Sebastian, na napatunayan na nila yung galing nila panahon ni President Marcos. Lalo na itong si Yusek Leo Sebastian, napatunayan niya na ang galing niya sa Vietnam at ang Vietnamese government nag-confer ng highest award kay Dr. Leo Sebastian. Nakalimot ko yung award. Basta ibinibigay lang yon ng Vietnamese government sa mga foreigners na napakalaki ang contribution sa pag-unlad ng Vietnam. Yan po ang ating Yusek Leo Sebastian. Ngayon, wala na siya. Ngayon, wala na rin si Mr. Masagana 99. So, ang tanong, ano na ang mangyayari sa ating rice self-sufficiency program? Wala pa akong nabasa na balita na may pumalit sa kanila. At kung sino yung kapalit, meron bang track record kagaya nila itong track record ni Mr. Masagana 99 at nitong si Dr. Leo Sebastian na anong tawag, Vietnamese magician, rice magician. So, speaking of rice, yun na. To me, napakaganda yung promise na 20 pesos per kilo na bigas. Napakaganda. Sinasabi ng presidente na pwede pa may pag-asa. Noong nandyan si Yusek Panganiban at Yusek Leo Sebastian, baka pwede pa. Eh, ngayon na wala na sila, pupwede pa ba? Dapat may kapalit sila na kasing galing nila. So, sa ngayon, i-monitor ko kung may kapalit. Basta ang presyo ng bigas ngayon sa monitor is tumataas na naman. Ang huling pagbili ko ng bigas noong December 16, 53
53 pesos per kilogram ang bigas. So ano na yung kahit sana 40 pesos lang ma-maintain eh okay na eh ngayon. So ang kawawa yung mga nasa laylayan. So yun po ang update sa ating rice self-sufficiency program. Nakakalungkot. Sana may kapalit na kasinggaling nila. Ulitin ko, yung reorganization, maganda yan, kailang nagresulta naman ng ganito pag-alis ng dalawang magagaling.